natin, Ruan. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang FDAS. Okay? Meron tayong, sa iba nating topic, gumamit tayo ng isang class ng FDAS. So, kasi bawat cockpit or fire alarm control panel, ito na yun. Part ito, isa itong component sa FDAS. Okay? Ito ay made in China na cockpit. Right? So, bawat FACP or FACP ay merong kakaibang configuration. So, kailangan din natin malaman, even though meron namang similarity, pero kailangan din natin malaman kung paano ito install correctly. Okay? So, basic components ng mga FACP, meron tayong smoke detectors dito. Basic components ng FDAS. Okay? FDAS. So, FDAS stands for Fire Detection and Alarm System. Okay. So, meron tayong smoke detectors. Ito na yung smoke detectors natin. Meron tayong manual control point or manual pull station. So, ito na yun. Manual pull station natin. Meron din tayong sounder or bell. Okay. Pwedeng gumamit ng bell. Pwedeng pa sound stroke. Okay? So, meron tayong mga wires at mga end-of-line resistors. Okay. So, ang wiring ito ay from here, lalagyan natin ng power ang ating FACP. Okay? So, nandito ang ating AC power input. Itong LI live, itong EI, earth or ground. Itong N naman ay ang ating neutral. Okay? So, wawiringan natin ngayon. So, ang gamit nito, since ito ay isang auxiliary device, so, basically, ang size ng ating wire ay 3.5 mm². Okay, so, wiringan natin ngayon dito. Pakiram ng pliers. Cutting, diagonal cutting pliers. Thank you. So, dito natin yung white natin, input natin. Tapos, ang ating L, live. Lalagyan natin ang linya sa live. Okay? Tapos, yan naman ang ating ground or earth. Okay? So, itong green natin ay diretso ito sa ground terminal sa ating panel or power panel. Itong black naman sa line ng ating breaker sa power panel at itong white naman sa neutral sa power panel natin sa breaker. Okay? So, kukunik natin yan mamaya. This time, ang gagawin naman natin ngayon ay itong connection ng ating zone 1 at zone 2. So, ilalagay natin ang zone 1 natin
sa mga smoke detectors, SD. Smoke detectors. Okay? Ito yung terminals. Meron kasi iba't ibang klase ng smoke detectors. Merong dalawang terminal lang, no? Yung L at N or L at C, yung positive at negative lang. Pero itong isang smoke detector na to, meron siyang apat na terminals. Okay? Nakasaa dito, meron tayong number 6 sa zone positive out, number 2 zone positive in, number 3 remote indicator negative, at 5 zone negative. Itong ating input ay ilalagay natin from zone, from FACT positive, ilalagay natin diyan sa number 2. Tapos, itong negative naman sa zone 1, ilalagay natin sa number 5. Tapos, ipaparalel natin itong isang smoke detector sa ating unang smoke detector. So, number 5, connect mo lang sa number 5. Tapos, itong number 6, dahil yan ay zone positive out, ipoconnect natin yan pa-out, ipoconnect natin sa number 2. Dahil ang number 2 ay zone positive in. Okay? Since ito naman ang pang-last or last portion ng ating linya sa zone 1, naglalagay tayo ng EOL resistor, end of line resistor. Para ma-detect, ang purpose ng paglalagay ng end of line resistor, para ma-detect sa panel ang linya na to. Kung walang resistor, mag-detect ang panel na open line or ang zone 1 ang open. Meaning to say, hindi na-detect ang resistor. Kung meron tayong nilagay na resistor, tapos ano pa rin, nag-detect pa rin siya or nag-fault pa rin siya as open line, posible meron linya dyan na putol or maluwag na terminals. Kaya, pwede natin siyang ma-repair. Alright? So, dito naman sa zone 2, ilalagay natin to sa ating manual pull station. Since isa lang ang ating ilalagay na manual pull station, ito, or manual pull switch, maglalagay tayo ng end of line resistor, EOL. Okay? Tapos, ito naman sounder natin, isa lang, positive at negative. So, bell ang ating ginamit, 24 volts DC na bell, kasi ang output nito ay 24 volts DC. Kapag merong switch na, for example, smoke detector na mag-trigger, mag-a-alarm, magbibigay ito ng kuryente patungong bell natin na 24 volts DC. Kapag ito naman ay mag-trigger, mag-a-alarm din ang ating 24 volts DC na bell kasi ang linya na ito ay meron siyang supply na 24 volts DC. Alright. So, ang gagawin natin dito ay ang connection naman. So, since zone 1 ang ating uunahin, maglalagay tayo ng linya dito sa zone 1. Okay? Right. So, itong isang linya natin para to dito sa itong blue, ilalagay natin sa positive. Okay? Ito namang white blue sa negative. Okay? So, sa end nito, nandito yung end niya. Blue. Saan natin nilalagay ito? Sa ating smoke detector. Okay. So, sa ating smoke detector, ito yung ating mismong device. Ito yung base niya. Alright? Sabi, hindi yan pwedeng magka-malik ng pasok kasi meron yang indicator. Okay? Diyan,
ilalagay natin to dito, itong positive natin sa na, anong numero? Number 2. So meron ding numero dito sa ating base. Okay. Dito. Nandito ang number 2. So ilalagay natin tong ating blue kasi yung blue natin ay nasa zone 1 positive. So ilalagay natin to dito sa number 2. Okay. Right. So ito namang white natin, since naka-connect ito sa zone 1 negative dito, ilalagay natin sa number 5. Kasi itong number 5 natin ay ito yung common na negative. Okay? Tapos maglalagay tayo ng parallel patungong second na smoke detector. Okay. So, magpaparallel tayo. Kukonnect natin itong ating orange sa ating positive na out. So, yung positive out natin ay six. Number 6. Okay? So, yung positive out natin, number 6. Tapos, ito namang white orange ay sa common number 5. Okay? Yan. Tapos itong last line dito sa kabila. Since input na to, itong positive natin ay sa number 2 na. Saan na yung number 2? Okay, nandito yung number 2. Number 2. Tapos itong negative natin from number 5, i-coconnect din natin sa 5 pa din. Okay. Number 5. Right. So, since ito na yung last na smoke detector natin, ang gagawin natin dyan ay maglalagay tayo ng N-O-Plane resistor. Okay? Ang N-O-Plane resistor, kung nakikita nyo dyan, connected sa number 6 at number 5. Okay. Bakit hindi natin i-coconnect sa number 2? At number 5. Eh, yung ano naman, yung number 6 naman at number 2 ay the same lang na positive. Bakit? Kasi, kapag i-coconnect natin sa number 2, ang ating, ano, ating resistor, kahit maluwag ang ating device sa ating base ay hindi niya madidetect na loose connection kasi nakakonnect lang siya sa ating number 2. Okay. So kailangan din nasa out siya. Okay. Attach natin ngayon itong ating mga device. Okay na yan. At itong ating isang device na smoke detector. Let's continue. So, sa zone 2 naman, ay ilalagay natin ito ang ating manual wall station. Right? So, dito, serve itong green. Right? Sa manual wall station natin ito ilalagay. Okay? So, dito sa zone 2 natin ito ilalagay. Itong purong green ay sa positive ng zone 2. Ito namang green at white ay sa negative. Okay. Kita lang.
Okay, na-connect na. So dito sa end niya, lalagay natin to dito sa ating positive itong green dito. Tapos itong ating negative from panel ay positive. Teka lang, hiluan. Since ito yung last na part ng ating zone 2, maglalagay tayo ng end of line resistor. Okay? So dito na rin sa ating katabing terminal kasi naka-parallel na to sa linya nila. Okay? Tapos yung isa dito sa positive. Okay, so nandiyan na yung resistor natin. Pwede natin itong close. Okay? So, ang gagawin natin ngayon, ito namang ating bell. So, itong bell natin ay ilagay natin ito sa sounder. Okay? So, itong brown natin ay sa sounder positive. At itong brown, white at sa ay sa negative. Okay, ganyan. So, dito, itong sounder natin, pwede natin itong i-open by flipping this out. Yan. So, itong red natin ay positive, itong black naman natin ay negative. Okay, so, i-connect natin dyan, lalagay natin dyan sa terminal na red, itong ating brown, kasi yung brown natin ay kanina, kino-connect natin sa positive sa panel. So dito yung ating brown connected sa positive. Tapos itong ating brown white ay connected dito sa negative sa kulay black. Right? So since ito yung last na linya sa ating sounder, maglalagay tayo ng end of line resistor dito. So dito. Okay. Tapos dyan. Okay, na-connect na itong ating resistor sa magkabila. So, ibabalik na natin itong ating cover or base. Ayan.
Okay? So, pwede natin ilagay ito yung ating lalagay natin itong ating source. Itong ating, since wala tayong panel board dito sa ating table, as is lang to, ito lang yung source natin ang lalagyan natin ng source, ng power. Meron na tayong power. Naka-indicate na yung power natin na so, kapag naka-detect ito ng naka-detect siya ng zone 1 fault. Merong fault sa zone 1. Okay? So, tingnan natin sa zone 1 anong kulay yung naka-connect. Yung ating blue. Okay. Ang ating blue. Check natin baka maluwag ang ating connection. Tingnan natin kung nakalaan ba. So, hindi nag-fault. Wala nang fault. Nangyari. Ang gagawin natin ngayon, i-test natin, meron pa rin. So, dapat, i-try natin itong ating number 2 at number 6. I-interchange natin itong number 2 at number 6 natin. Okay. Number 2 at number 6. Let's try to interchange. Okay, ito yung number 2 natin. At output natin yung number 6. I mean number 2. Kasi merong iba din na ganito lang. Okay? Isa naman. I-change natin itong number 2. Lalagay sa number 6. Tapos itong end of line resistor ay dito sa 5 at 2. Okay. Kasi nakadetect ng fault.
ha, hindi aabot ng resistor natin, ha. So kailangan natin ito. Ano? I-extend. Okay? Alright. Tapos, attach. Ganun pa rin, Paul? Bakit meron pa rin pod? Okay? Baka dito. Maluwag tong ating terminal. Maluwag nga. Maluwag. So, we will make sure na naka-attach ito correct. O, tingnan nyo. Naka-attach correctly. Yan. Dapat, hindi yan maluwag. Okay, wala nang fault. Yung battery fault kasi wala tayong battery dito sa panel. Kapag meron tayong battery nalagay dyan, mawawala yan. So, never mind yun lang yan. So, wala nang fault. Itong ating 6 at 2, pwede lang magpa-interchange yan. 6 at number 2. Pwede siyang input or out. Kasi yung interchange natin kanina. Yung problema kasi kanina kasi yung ano dito sa terminal sa pump. Okay? So kapag mayroong smoke, itong dalawang to makadetect ng smoke, ang mangyayari, mag-a-alarm to. So kukuha tayo ng pang smoke dito. Push muna. Meron tayong smoke dito. Let's try to activate our smoke detectors. So dito. Kapag nakadetect ito ng smoke, mag-blink ang LED indicator nito. Nalaman nila. Yan na yun. Ito isa naman. Let's try this one. Okay. Nalaman na lang yan kapag mag-blink na yung red LED niya. Tapos, ihipan nyo kasi meron pang smoke na natitira dyan sa loob. Magte-trigger din yan. So, ganyan. Kung malayo kayo sa... ganyan, tulad yan. Meron pang smoke na natitira. Magte-trigger pa rin. Kaya ihipan yung mabuti. Highlight, reset. At ihipan. Okay. Para lalabas yung usok niya. Tapos, kapag malayo nga, kapag naka-experience kayo ng apoy or nakakita kayo ng sunog tapos malayo kayo tapos hindi na detect sa smoke detector, malayo kayo sa manual pull station, pwede kayo sa panel mag-trigger dito, evacuate yan, just press evacuate. Paki-focus na lang sa video. Ito, source, line, earth or ground, neutral. Itong earth natin naka-connect sa ground sa ating panel. Ito, breaker natin to, source natin, 220. Zone 1, pwede zone 2 ang i-connect sa smoke detector or pwede zone 1. Pwede i-parallel ang smoke detector at MPS. Pwede rin both smoke detector. Basta huwag yung kalimutan for the last
portion na ganyan ng endocrine resistor. Tapos, bell natin ito sa smoke detector sa mga panel, more or less 15 smoke detectors in each zone. Pwede kang mag-connect parallel hanggang 15. Tapos ito pwedeng 4 bells. Apat na bell pwede mong i-parallel. Tapos MPS pwede rin 15 MPS or manual switch. So in every zone. So kapag meron kang 2 zones, kasi yung ano natin, panel natin is 2 zones, pwede kang maraming smoke detectors at maraming manual pull station. So yan lang. Sometimes meron ding EOL, endocrine resistor. Kasi ang endocrine resistor, yan ang survey natin, ang i-manage ng ating panel or FACPIC sa linya para malaman niya ang linya ay buhay pa or hindi na. Meron na pang linya or open line or anong nangyari sa linya? Maluwag ba? So magpo-fold yan, gagaya kanina, magpo-fold. Magpo-fold siya kasi yung terminal natin ay maluwag. Hindi niya na-detect yung ano natin, resistor natin dito kasi hindi naka-connect ang ating linya. So, kapag ikaw ay technician, nalaman mo rin kung anong zone ang meron problema kasi magpo-fold yan. Fold, meron kasi fold. Yung ibang FACPI ay meron fault na open line or short circuit or UL, open line or open circuit or OC, open circuit. Meron SC, short circuit. So alam mo kung anong mangyayari. So alam mo kung anong gagawin sa bawat zone. Okay na? Yes, so kung ano ba? Yes, sir. Okay, magaling. So ang gagawin nyo ngayon, kaya naman individual, repeat the process. Okay? Mag-ingat na tayo sa buwan na yun. Tayo. Lagi na ka-adplug kapag magkakabaw. Thank you so much. Thank you.